Okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, ipapakita ko sa inyo yung mga senyales na nangyayari sa sasakyan natin kapag malapit ng malobat o lobat na yung battery. Tara, simulan natin ito mga paps. Okay mga paps, meron akong dalawang battery dito. Itong Amaron at saka itong Motolite Gold. Bigyan ko lang kayo ng ng history nito. Etong Motolite Gold na to, isa't kalahating taon na sa akin to. So bago pa yan, saka kulay black yan, mas maganda to kaysa sa white. Etong Amaron na to, 3 to 4 years na to, yun ang estimate ko rito. So eto, sigurado ako na yan, lobat na yan. Kumbaga sinacharge ko na lang yan. So ngayon ganito mga paps. Paano natin malalaman na nalolobat o yung mga paano natin makikita yung mga senyales na palobat na yung battery ng sasakyan natin? So ganito yan. Syempre ito good battery yan. Wala na tayong issue diyan. Ang naririnig ko diyan sa good battery na yan, ang naririnig ko rito yan. 12.66 yan. Sinulat ko na lang 12.65 kanina yan. Ngayon, eto namang Amaron na to, kahapon sinukat ko yan. Ang nakuha kong reading dyan, 10.15. Tapos ngayon, 11 volts. Okay? So, eto, mahina yung battery nito kasi kahapon 10.15 tas 11 volts. Eto mga paps, hindi ko to chinarge siya. Hinayaan ko lang to kahapon na nakatambak dyan para gawin ko tong vlog na to. Tapos nagkarga siya ng konting voltahe. Okay, hindi ko pa ito chinacharge. So, ang gagawin natin ngayon, titignan natin ang mangyayari, titignan natin yung mga senyales na lobat na yung sasakyan natin. Ilalagay natin ito ngayon sa sasakyan natin. Okay? So, kabitan natin ito mga paps. Okay mga paps. So, ayan. Nakabit ko na yung battery na to dito. So, ito, confirm na to na talagang lobat na siya. Okay, chinacharge ko na lang kasi yan. Pero, hindi ko chinarge yan. So, titignan natin ang mangyayari kung ano magiging epekto nito sa sakyan natin. Okay? So, pasok na ako sa loob. Okay, mga paps. So, ayan. Nasa loob na ako. Init. So, ngayon, titignan natin kung ano mangyayari. So, kung nakikita nyo, gumana pa yung mga ano niya, yung mga indicator niya. So parang okay pa siya, pero kahit lobat na siya. Ngayon, tignan natin kung may fan siya. Yan. Nagbubuga pa siya ng mga fan, mga paps. Yan, nagbubuga pa. Radyo. Ayan mga paps. Pinatay ko muna yung fan, inon ko yung radyo. Yan. Pwede. Pero, kapag inon ko yung fan, inon ko yan, inon ko yung radyo, hindi na kinakaya. So, ibig sabihin nun, hindi na kinakaya ng battery yung load ng sasakyan. Ng ano, pag pinagsabay ko yung radyo at saka ng blower pa natin. So, ayan, patayin ko yan. O, gumana pa. Pinatay ko na lang kasi, may tunog eh. O, pakinggan niya. Okay. So, pag may pan yan, ayaw na magbukas yung radyo. Okay? So, ngayon gagawin natin, busina. Itetest natin kung gumagana pa busina. Mahina na yung busina mga paps. Mahina na. Ngayon, itatry natin i-crank siya mga paps. Okay? Kakrank natin siya. Clicking sound lang siya mga paps. Susum ko yung ano. Iyano ko ha. I-start ko na siya. Pakinggan nyo. Oh, nakiklik siya. Trak! Gumaganon. Oh, hindi na kinakaya ng battery natin ang cranking niya. Okay? So, ito, lobat na talaga to. Try kung ngayon ang mga ilaw. O, gumagana naman ang mga ilaw. Okay naman. Yung headlight natin, tatry ko kung gumagana. Okay? Tingnan natin sa labas mga paps. So, ayan mga paps. Nakikita ko, gumagana pa naman. Saka may indicator ako dyan. Yan.
umiikot pa yung fan niya. Yan, oh. Yan, yung LED kasi yun, ayan. So, gumagana pa siya pero mukhang mahina na yung ilaw, okay? Ngayon, mga paps, since naka-on siya, itatry kong buksan na bintana kung kakayanin. Kinakaya pa naman. Ayan, oh, kinakaya pa. So, ito yan. So, sa 11 volts, so mga pap, sa 11 volts, 10 to 11 volts na battery na karga, kaya niya pang makapag-open na bintana, makapagbukas ng headlight, makapagbusina kahit mahina, at makinig ng radyo, pero dapat hindi sasabay sa ibang load tulad ng blower fan. Ngayon, itatry natin to. Gagana ba yung key fob? Yung push button. Tatry natin. Kinakaya pa. Etong ano na to, etong pag push button natin, dito sa BIOS, kinakaya pa. Pero no kahapon, yung 10.15 volts siya, sa Nissan dun sa kabilang bahay, sa Nissan namin, ayaw nang gumana. Hindi na kinakaya. Okay? So, ganun yung common na mangyari nyo. Kahit sabihin yung okay yung mga battery niya, okay yung ano niya, okay yung blower fan niya, pero pag in-start mo, wala na siya, clicking sound na siya. Okay? So mga paps, 11 volts yun, gaya ng sabi ko, di ba? Ngayon ang gagawin ko, i-charge ko ng konti. I-charge ko siya ng konti, tapos tignan natin kung ano mangyayari. Okay? Okay. So mga paps, eto. Kahapon, sabi ko, 10.15 yan, di ba? Tapos ngayon, 11, nung bago kakawit sa kotse. Ngayon, test uli natin siya. Makikita nyo? Para makita nyo. So, ngayon, ang voltahe niya, 10.7. Ayan, oh. Kasi gumamit tayo ng radyo kanina, ng LED, ng ilaw, tinest natin siya. So, 10.7. So, obvious naman, nalobat na talaga siya. So, ang gagawin natin ngayon, i-charge natin to gamit itong yung charger ko, yan. So, i-charge natin siya ng saglit. Basta makuha natin yung reading na sa pagitan ng 11 volts at saka 12 volts. Pagkatapos nun, ibabalik natin ito sa sasakyan. Okay? So, ayan mga paps. Na-charge ko na ito ng, ano, ng konti. Saglit lang. So, tingnan natin yung voltahe ngayon. So, yung voltahe niya ngayon, 11.97. Okay? So, hindi siya pumalo ng 12. Ngayon, titest natin to ngayon. Tignan natin kung anong mangyayari. Okay? Kung ano yung magiging epekto sa sasakyan natin. So, ayan na mga paps. Ilalagay na natin siya. Ang voltahe nito ngayon, 11.95. Ganun. Yan. Okay, dahil chinerge ko na siya ng mga ilang minuto lang. Yan. Tignan natin ngayon yung mangyayari sa loob. Okay mga paps. So, nakabit ko na yung ano, yung battery na na-charge natin ngayon, testingin natin siya. So, ayan. Open ko muna yung bintana. Yung fan. Gumagana naman yung fan. Radyo, gumagana. Busina, medyo lumakas. Ngayon, tatry kong i-crank siya. Gumagana lang siya. Hindi na nagtutuloy. Sa paulit, ayaw na talaga. Hindi na siya nag-i-start. Okay? Ngayon mga paps, try kong dagdagan yung voltahe ng nasa ano, nasa, eto kasi 11 to 12 volts. Yung good natin, 12.65 volts. Dadagdagan natin to ng konti yung voltahe niya. Okay mga paps, charge lang natin ulit ng konti. So, ayan mga paps, na-charge ko na to ulit ng mga 15 minutes. So, tingnan natin yung voltahe ngayon. So, ayan, 12.25 siya. Kanina, 11.95 yung nakuha natin yung first 15 minutes natin charge. Ngayon, chinarge uli natin siya. Ayan, so, lagpas na siya ng 12 volts. 12.25, tapos isa, 12.67 yung good natin. So, ilalagay ko na uli ito sa sasakyan, tapos tignan natin kung ano yung mangyayari. So, ayan mga paps, nakabit ko na yung battery ulit. So, nakuha nating reading 12.25 volts.
So, try natin to. Ngayon, ikakrank ko na ngayon siya. Start ko. Try ko na mangyari kung magkakrank na. So, ayun. So, sa 12.25 volts, gumana na siya. So, try natin on yung ano, yung blower, yung AC, okay naman. Yung radio, okay. Yan, yung headlight, okay naman. Tapos, busina. Okay naman yung busina. Ngayon, ayan, bintana, medyo lumakas na rin. Okay naman yung mga bintana. So, nag-crack na siya. So, within 25 to 30 minutes na charging, nung nakuha ko yung 12.25 volts, nag-okay na siya. Itong battery na to, gamit ko pa rin yung Amaron. So, tatest natin siya kung ano yung nagiging epekto niya, yung mga sign niya, kung lobat na tong ano, yung battery. So, ito additional tip lang to. Sa ibang gen ng Vios, minsan dito, kapag lobat na yung battery niya, ang isa pang sign niya, yung ano niya, manibela niya, medyo tumitigas. Kumbaga parang yung ano niya, yung EPS niya, hindi na ganun ka-smooth. Dahil kasi EPS battery operated yun. Makikita rin dyan yung ano, yung EPS indicator. So, kapag may EPS indicator siya, isa sa mga possible cause nun, mahina yung battery. Okay mga paps? Ganito lang yung mga video ko mga paps. Sana nakatulong itong video to. Huwag nyo nga palang kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga basic na video tulad nito. So, paano mga paps? Hanggang sa muli.